Hello guys, another day, another video. So for today guys, I'm so excited kasi gagamitin na natin yung ating bagong machine. Before anything else, pumunta lang muna kami ng asawa ko dito sa Japan Surplus na available dito sa aming lugar. So dito ako bumili ng mga wooden materials na gagamitin ko for trials kasi nga first time kong gumamit ng engraving machine. So hindi pa ako familiar sa proper settings and power, ganun. So ayan, nag-check lang ako kung ano ba yung iba't ibang materials na nandito. So merong makapal, merong manipis, merong bamboo, merong wood. So ayan guys, yung binili ko is yung may manipis, meron ding makapal, kagaya nito binili ko to kasi ayan, susubukan ko ring mag-cut soon. So after namin doon guys, pumunta lang ako doon sa supplier ko ng mga t-shirts kasi magpiprint din ako ng mga t-shirt for my customer. So ayan guys, mga black t-shirts na yung binili namin and of course kasama natin yung ating magiting na asawa. So after namin dyan, umuwi na ako kasi sinet up ko pa tong ating engraving machine. So super happy and excited ako na finally dumating na to. Ang tagal kong inantay guys, like almost 3 weeks pero worth it. And ayan, at that time medyo overwhelming pa siya kasi wala talaga akong idea pagdating sa engraving machine. Pero thank God kasi naman yung pinagbilhan ko, tinulungan naman ako, awa ng Diyos, pa kung paano to siya i-set up, ganun. And then nanood din ako ng mga videos para hindi siya ganun ka-overwhelming pagdating niya. So yan ako guys, piniprepare ko lang yung mga saksakan, yung mga hose na kailangan nating i-prepare or ayusin bago natin pandarin tong ating machine. So ayan yung kanyang water pump, pati na rin itong air pump. So yan yung mga bagay-bagay na kailangan natin guys for this machine. So medyo maraming kailangang i-set up. Pero of course, sa simula lang yung ganun, masasanay din tayo. So since merong sakit dito sa mismong machine, dito ko na lang din sinaksak yung saksakan ng air pump at saka water pump. And then ayan, ito pala yung mismong saksakan ng machine. So nilagay ko na din siya dun sa tamang paglagyan niya. And then ayun, sinaksak ko na din siya sa saksakan. And of course, itong USB connector or port ng mismong machine, i-connect ko din siya sa aking laptop. And then kahapon, ayun, nakapag-install na din ako ng application na gagamitin para gumana itong machine na to. Ang gamit kong software or application is Corel. So, ayun, medyo natakot ako kasi akala ko super bigat siya. Baka hindi kayanin ng aking laptop. Awa ng Diyos, nakakaya niya naman. So, ayan guys, ito na yung ating first try. So, thank you YouTube for teaching me and also kay Ma'am Sarah sa pag-guide. So, yan ako guys, ina-explore ko lang yung proper positioning or like proper placement ng ating engraving or laser machine or ano tawag dyan sa light niya. So, ayan guys, yan yung mga nasubukan kong i-cut or i-engrave, I should say. And then, after nun, yung medyo gamay ko na, ayan, nag-try na rin akong mag-engrave nitong pen. So, before dumating tong machine na to guys, talaga naman ang lakas ng loob ko, nagpa-order na. Nasabi ko sa customer ko, ayan, may paparating akong engraving machine. Baka gusto mong umorder ng pen since naghahanap siya ng souvenir at that time. So, umuo naman si ma'am. And ayan na nga, yan na yung ginagawa natin guys. So, inabot na ako ng gabi nito, kakagawa nitong 20 pens and notebooks. See? Medyo padilim na that time. And of course, guys, speaking of this machine, sobrang usok niya. Like, kailangan mo talagang mag-cover ng nose kapag ginamit mo to, ganun. And then, wag kang tumutok. Kagaya ko, tinutukan ko yung ilaw ng laser machine. Pero hindi tama yun, okay? So, ayan, kailangan din natin bumili ng mga protective gears para for our protection na din. So, it's another day naman, guys. So, this time, ayan nga pala, i-engrave ko na itong mga notebooks na to na hindi ko natapos nung gabi na yun. So, mag-engrave tayo ng at least 4 notebooks lang, wooden notebooks. So, super excited ako, guys. Like, every time na may something new akong gagawin, na-excite ako. So, ayan, of course, inaral ko lang ulit kung saan ba yung tamang placement ng notebook. And then, ayan, after nun, nag-engrave na tayo. Ayan, so, yan yung power niya, number 16. So, pag CO2, guys, itong machine na to yung gamit mo,
yung power talaga na gagamitin lang or ginagamit kapag nag-i-engrave ka is from 13 to 16. So, kung napansin nyo, kung nakita nyo yung post ko na mga engrave pen, iba-iba yung kanilang output, engraving output, kasi yun yung time na ine-explore ko pa kung ano ba yung maganda. So, merong iba doon na super dark, meron ding super light. So, kung ako yung tatanungin, since engrave nga siya, mas bet ko yung hindi naman super light, pero yung hindi din super dark, like sakto lang. So, ayan guys, after ko palang mag-engrave, after kong tapusin yung orders na yon, yan lang ako, katatapos lang din namin kumain, and then naglinis lang ako konti dito sa aming sala dahil I cannot sugako the dumi anymore. And then, ayun, niliguan at pinatulog ko lang yung iba kong anak. Iba, yung isa kong anak, and then yung isa gising pa. So, next project na ginawa ko guys is itong t-shirts nga na pinagawa sa akin. So, bali 13 pieces to na mga t-shirts. And ang ginamit ko ditong print or pang print ay DTF guys. So, super thankful ako na talagang nag-exist na yung DTF na yan kasi pinadali niya yung buhay ko. Like, ipiprint lang ng isang machine yung layout and then ididikit mo na siya using mini heat press or any heat press. So, after ko siyang idikit or i-print guys, pinapack ko na siya ngayon, ako na yung nagbalot din. So, yan lang naman yung buhay ng mga small crafter or small business owner guys. Like, ikaw lahat gagawa ng mga yan. So, anyway, ito pala yung kanyang final output. Ang ganda nito. So, again guys, thank you for watching. Please subscribe. Bye!